Hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Today's video, meron tayong gagawin isang video regarding sa ASR natin. May mga nagre-request para sa kanya tong video na 'to. Pero bago 'yan, ay mayroong mga nagpapa shout out and syempre pasalamatan na rin natin yung mga friends natin na nag-avail ng ating new version ASR, no? Ito yung mga nag-avail. Maraming salamat po sa inyo, Oswald from Batanes. Ito naman yung nag-avail ng ating FBT tester. Maraming salamat, Sir Roberto from Riga City. Also, maraming salamat sa pag-avail ng ating new ASR kay Sir Cornelio ng Cotabato City. Also, kay Ma'am Robilin from Macrohan, I'm sorry. Also, ito nag-avail din ng ating new version kay Sir Reynaldo ng Tacloban City. Maraming pong salamat sa inyong pag-avail. And of course kay Sir Arturo ng Sabang, Northern Summer. Thank you so much. Shout out dun sa kanilang electronic shop, yung Art Electronics. Shout out sa inyo dyan, guys. Dyan na kayo magpagawa sa part ng Allen Northern Summer. Yan, magagaling po yung mga tech dyan. Thank you very much, sir. Also kay Sir Roberto ng Iriga City. And maraming salamat din sa inyo. Siyempre, dun sa ating masugid na subscriber kay Jan Remiel Narciso. Yan. Thank you very much sa iyong walang sawang pagsubaybay sa ating mga videos tutorial ng ano to, Antiki. And also, maraming salamat po kay Mispa ng Calamba City, Laguna sa inyong pag-avail ng ating new version ESR. And syempre pasasalamat din sa inyo, Sir Resente ng Cordon Isabela sa inyong pag-avail. Of course, yung ating special mention, gusto niya bigyan natin ng special mention yung kanyang ESR na i-order kay Sir Dante si Daya, no, ng Colombian Leyte. Thank you very much at yung video na to, guys, para kay Sir Dante at sa inyo lahat, no? What's out? Yun, ito na. Ito yung ating SR new version. Ito na, sir, yung SR mo. At dito sa ating scale, mapapansin nyo dyan na ay yung mga range na pwede niya sukatin para dun sa mga iba na hindi pa nakaka o hindi walang idea regarding sa ASR na ito. Ang itaas na yan ay ito, ay ang mini-measure dito sa taas na ito ay electrolytic o yung polarized capacitor, no? Meron siyang positive and negative polarity.
ang range na kaya niyang sukatin ay 0.1 microfarad hanggang 10,000, yan, no? 10K hanggang 10K microfarad, no? So yan yung range ng ating taas. At ang selector niyan, guys, ay mapapansin niyo dito sa baba. Ayan. Yung kulay pula, dyan yung sa set kung magtetest kayo ng microfarad. Kapag nanoparad naman, dito nyo i-select. Pipiliin nyo lang ganyan. No? Yung traditional way natin, paano natin sineselect yung selection functions, ay ganun din ang pag-select. Now, sa nanoparad naman, ang range niyan ay magsisimula yan dito sa baba. No, pansin niyo dyan, meron siya dyan nakasulat na polyester, mylar, ceramic. Ano? At ang minimeasure nito ay nanoparad na, which is nagsisimula yan sa 502 hanggang 104, no? So nonpolar yan ng polyester, mylar, and ceramic. Ito yung mga common capacitor na common na nasisira sa ating mga electronic circuit, especially in television circuit, no? So sakop din dito yung mga polyester na pangkaraniwang nasisira sa part ng isang CRT TV, yung 712, 912, no, 812, 612, etc., no? Yan yung mga nakalagay doon sa horizontal circuit amplifier ng color television. Okay, ngayon ay may mga additional features pa ito na nakalagay. Let's say itong buzzer na to. Papansin nyo, ayan. Kung magtetest ka ng continuity, nalagay mo lang sa buzzer mode, magbabuzzer na yan. Okay? At meron ding short indicator naman ito para sa mga capacitor. Ayan. Ayan. Meron siyang short indicator. No? Malalaman mo kung shorted yung capacitor o hindi. Kapag umilaw at full scale yung ating needle, ibig pong sabihin ay shorted yung circuit or yung capacitor. No? Ganon din sa nano. No? Siset nyo sa nano yan. Magkakaroon din ng short indicator yan. Tapos i-adjust nyo lang ito. No? Ayan. I-adjust nyo lang sa 0 para sa proper measurement. Okay mo, no? At lastly, yung mga remote, no? Dinagdagan natin ng additional features na yung mga remote sensor. At yung ating additional features pa rin, ito ay in-adapt natin sa isa nating friends na isang vlogger na si Sir Marco Francis 713. Na meron siyang ginawang ASR din na meron siyang remote tester. Inad na lang natin yan. Ano, pansinin nyo, pag pinares mo, malalaman mo yung remote kung working or hindi. No? May magbiblink doon. So, ipipress ko siya. Ayan, nakikita niya biblink. Press. Ayan. So, malalaman mo yung keypad kung okay pa working yung inyong mga remote control. Okay, guys?
I hope na nagkaroon kayo ng idea kung paano ginamit yung ating, gagamitin yung ating new version ASR. At yung how to check, meron tayong previous video. Panoorin nyo na lang yun kung paano natin tenes in circuit, na especially doon sa ating non-polar, polyester, mylar, and ceramic. Maraming salamat and have a nice day. Bye.